Kuha tayo ng update kagdi naman ng press conference sa pelikulang Felix Manalo mula kay Eagle News reporter Weng De La Fuente. Yes, Angelo, nandito nga tayo sa isang lugar dito sa Quezon City kung saan gaganapin ang press conference para sa pelikulang Felix Manalo biopic. At ito nga ay ang pelikula patungkol sa kasaysayan at buhay ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilalang sugo ng Diyos sa huling araw ng Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataong ito ay makakapanayam natin live si Brother Edwil Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Good afternoon po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Weng. Gaano po kahalaga or significant itong pelikulang ito para sa Iglesia ni Cristo? Sa pamamagitan noong pelikula ay tinutuloy natin ang pagpapakilala sa lahat ng tao sa buong mundo kung sino talaga ang tunay na may akda ng mga tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Naninindigan ng Iglesia ni Cristo na ang tunay na nasa likuran ng lahat ng mga kaganapan, mga tagumpay na tinatamasa ngayon ng Iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang humirang kay kapatid na Felix Manalo, gumabay kay kapatid na Felix Manalo, at siya pa rin ang patuloy na gumagabay sa Iglesia ni Cristo hanggang sa ngayon. Alam naman ho natin na may isyong pinagdaanan ng Iglesia ni Cristo at hindi natin maialis yung mga tanong ng iba, yung timing ng pagpapalabas po ng pelikula. Huwag sanang iugnay sapagkat kung naaalaala pa ng publiko, ay humigit kumulang 3 taon na ang lumipas nang i-anunsyo ng Iglesia ni Cristo ang ukol sa panukala na bumuo ng pelikula ukol sa buhay ni kapatid na Felix Manalo. So, paano po natiyak ng Iglesia ni Cristo na yung lalabas sa pelikula, ito talaga walang bawas, walang kulang, na ito yung kasaysayan at buhay ng kapatid na Felix Manalo? Masusing pinag-aralan, masusing tiniyak yung mga petsa, yung mga katauhan, yung mga pangyayari. Mayroong mga sources na nakonsulta at natitiyak natin historically accurate. Kaya ito'y halaw sa tunay na mga pangyayari. So baka may mensahe po kayo sa mga sumusubaybay at nag-aabang dito sa pelikula. Tayo ay nananawagan sa lahat na panoorin, tangkilikin natin ito, alamin ng lahat kung ano ba ang kasaysayan ng pagsisimula ng gawain ni kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo, at kung papaanong nahayag ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat ng mga tao, at patuloy na nahahayag hanggang ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ms. Weng. Ayan po. Kong Angelo, si Brother Edwil Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Kanina din ay nakapanayam natin si Direk Joel Lamangan na siyang gumawa nitong pelikulang ito, at sabi nga niya ay hindi maikukumpara itong pelikulang ito doon sa kanyang mga previous movies na ginawa, dahil ito nga ay isang biopic, at sabi niya ay malaki ang kaibahan nito doon sa nasabing mga pelikula, hindi lamang dahil ito ay tumatalakay sa buhay ng isang dakilang tao, ano, kundi maunawaan din daw ng marami kung ano ang mga pinagdaanan ng Iglesia ni Cristo over the years, at itong pelikulang ito ay hindi biro dahil kailangan din ng mga technical expertise, ano, dahil ito nga isang bio-epic, ang mga kinuhang eksena at yung mga pagpapakita ng mga sabi nga yung mga costume at yung mga bahay na ginamit ay isang malaking hamon din talaga. So proud na proud itong si Direk Joel Lamangan doon sa kabuuan itong pelikulang Felix Manalo, at sabi nga niya kung mayroong Jose Rizal, mayroong Andres Bonifacio, ay mayroon ding Felix Manalo ang Pilipinas. So yung bahagi ng panayam na yan ay mapapanood nila mamaya sa Mata ng Agila. So mula dito sa bahagi ng Quezon City, back to you, Kong Angelo. Weng, paano pinili yung mga gumanap sa mga mahahalagang papel? Weng? Mm.
Yes, Angelo. Ang sabi ni Direk Joel Lamangan ay talagang tiniyak nila na aakma yung karakter noong mga lumabas na mga artista doon sa bawat karakter na umaayon doon sa personalidad. Lalo na ang pumapel o gumanap bilang Felix Y. Manalo ay si Dennis Trillo na kung mapapanood na nung iba yung mga trailers na napapanood na din sa Net25, malaki yung pagkakahawig nila no ng kapatid na Felix Manalo. At yung mga ibang artista, it's a powerhouse movie, meron ding partisipasyon yung ilang mga artistang Iglesia ni Cristo na mahuhusay din naman yung kanilang mga kalidad sa pag-arte. So parang ang ginawa nila ay iniakma yung bawat karakter doon sa kabuuan ng pelikula, doon sa mga artista naman na pinili nila para doon na gumanap sa nasabing mga eksena. Actually, mas gwapo ang kapatid na Felix kaysa kay Dennis Trillo. Weng, maraming salamat ha. Si Weng Lafuente live po sa press conference para po sa pelikulang Felix Manalo.